TV guys. May picture vlog. Ngayon sa araw na to, pag-aaralan na naman natin kung paano ang paggamit nitong cutting sheet. Ito kasi ang ginagawa namin ng trabaho ngayon. Para sa oxygen. Ito naman ang ating regulator para sa acetylene. Ngayon, makikita nyo dalawang gauge dito ng ating regulator. Itong sa taas na to, ang gauge na to, kung gaano pa karami ang laman ng ating oxygen, itong gauge na to. At ito naman gauge na makikita sa baba, ang control nito. Ilan ang ipapasok natin sa ating PSI, kung ilan ang kailangan natin na pressure para lang dito sa itong gauge na to. Ito yung pag-a-adjust natin kung ilan ang kailangan natin. Malaman natin kung ilan ang i-input natin na pressure. Ganon din dito sa acetylene. Meron din tayong dalawang gauge. Isa sa taas at isa sa baba. Ganon din ang sa taas. Malalaman natin kung ilan pa ang laman ng ating acetylene. At kung ilan pa ang alalamitin natin na pressure para sa acetylene. Ngayon, kailangan natin pagka sinikap natin ito, lagi tayong ito. Itong makikita nito sa baba, may flashback arrestor. Yung dalawa ang ginagamit kong flashback arrestor, meron dito at meron din sa aking cutting torch na nasa taas. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ang paggamit ng cutting torch na taas. I-discuss lang muna natin ito kasi nasa baba ang aking mga sampay na ginagamit. Ang color coding ulit, ito ang color coding natin, itong kulay green na to, ay para sa oxygen. Minsan, sa ibang color coding, ito ay blue. Ito naman ang ating color coding para sa acetylene. Kulay red siya. Ngayon, lagi lang natin tatandaan na huwag tayong gagamit na walang flashback arrestor na nakakabit dito at sa ating torque. Ngayon, kung paano natin i-adjust itong gauge na to, ipilitin lang natin ito, makikita natin dito kung ilan ang ating gagamitin na PSI. At ganoon din dito, pipilitin lang natin ito para makita natin kung ilan ang kailangan natin na gamitin. So, ganoon lang po ang setup itong ating na mga tangkay dito sa baba. Ngayon, tara, samahan niyo ako at pupuntahan natin ang aking tog at dahil na sa taas siya, sa taas kami nagtatrabaho, doon natin i-discuss ang ibang detalye para kung paano paggamit ng tog. Tara, samahan niyo ako. Ito ulit yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung gamit ko. Ito ang aking cutting torch. Ngayon, ito yung sinasabi ko kanina sa baba. Ito yung color coding ulit natin. Itong red na to para sa acetylene. At itong green na to para sa oxygen. At hindi naman tayo malilito at may nakasulat yan dito. Ito yung fuel. Ito ang oxygen. At ito naman ang ating valve para sa acetylene. At ito naman ang valve para sa ating oxygen. At ito ang ating mixing valve, at ito ang ating lever, at ito ang ating nozzle, or ang sabi nila, ito ay ang cutting tip sa ibang word. Ngayon, bubuksan natin itong cutting torch natin, sisindihan natin na by the book na muna tayo. Itong oxygen natin na to, kailangan naka fully open siya. And then, itong ating acetylene, itong valve na to, bubuksan lang natin sana ang kaunti. Titingnan natin kung ano ang pinagkaiba ng by the book and by the experience. Ngayon, sisindihan natin, bubuksan lang natin ang kaunti itong acetylene. Bubuksan natin, ito may igniter ako, ang tawag dito ay igniter. Bubuksan natin ng kaunti at sisindihan natin. Yan, makikita nyo, lumabas, mausok siya. Kaya
yan ang by the book. Pull open to, bubuksan ng konti, then sisimpihan ng igniter, lalabas ang kanyang apoy, pero mausok. Ngayon, ang by the experience naman, bubuksan natin ng konti to, at lalagyan natin siya ng kaunting, imimix na natin siya ng kaunting oxygen at sisimpihan natin. Yan. Wala siyang usok, puputok siya ng kaunti, pero maganda ang labas ng kanyang apoy. Ngayon, i-adjust natin siya kung paano i-adjust. I-adjust ulit natin, lalakasan natin ng kaunti ang acidinil. Then, nakikita nyo, yung mahaba, pagka nilakasan natin, malakas siya. Ngayon, hinukahan natin, i-adjust natin hanggang sa lumiit ang kanyang apoy. Ngayon, i-mix natin ito. Ito yung mixture natin. I-mix natin ito. Ang paggamit ng cutting tool kung paano gamitin. At sana po at nakapagbigay na naman ako sa inyo ng bagong idea kung paano ginagamit itong cutting tool na to. At maraming salamat at magkita po tayo sa susunod kong mga video.